Narito na ang malalaking balita sa mga oras na ito dito sa PNA Headlines. Hinahanap ngayon ang kapulisan ng isang person of interest sa pagpatay sa broadcaster na si Crescenciano Bundukin sa Oriental Mindoro. Ayon kay Oriental Mindoro Provincial Police Chief Colonel Samuel Delorino, kikilalanin nila ang naturang person of interest batay sa testimonya ng dalawang saksi. Sakaling makumpirma nila ang pagkakilanla nito, agad silang magsasampa ng kaso laban dito. Pinagbabaril si Bundukin ng mga nakamotorsiklong suspect sa Calapan City noong Miyerkules. Sa patuloy na investigasyon, napag-alamang nabaril at napatay ang isa sa mga namaril pero nakatakas ang kasama nito. Iniimbestigahan din ang anggulong trabaho o personal na away bilang motibo sa pamamaril. Ayon kay Jester Joaquin, station manager ng DWXR 101.7, binabatikos kamakailan lang ni Bundukin ang mga isyu ng illegal na sugal, politika at ang nakarang oil spill sa lalawigan. Kinumpirma niyang nakatanggap ang broadcaster ng mga banta sa buhay. Nag-alok naman ang Presidential Task Force on Media Security ng 50,000 pisong pabuya para sa sinumang makapagtuturo sa suspect sa pagpatay kay Bundukin. Nagpaabot ng pakikiramay si PTFOM's Executive Director Paul Gutierrez sa pamilya ng broadcaster. Nagpasalamat din siya sa PNP at sa Presidential Anti-Organized Crime Commission sa pagsuporta nila para malutas ang pagpatay. Nagpayag ng interes ang isang bangko sa Japan na mamuhunan sa sektor ng renewable energy sa Pilipinas. Nagipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Board of Directors ng Japan Bank for International Cooperation o JBIC sa Malacanang Palace noong Miyerkules. Ayon kay JBIC Governor Tadashi Maeda, plano nilang mamuhunan sa ibang alternatibong enerhiya tulad ng hydropower, solar at wind energy. Anya, nakipag-usap sila sa Private Sector Advisory Council para sa pagpirma ng Memorandum of Understanding kasama ng ilang kumpanya tulad ng Metro Pacific at San Miguel. Inimok din niya ang Pilipinas na bumuo ng teknolohiya sa paggamit ng iba't ibang uri ng enerhiya tulad ng hydrogen. Nagpayag din ang JBIC ng interes sa Maharlika Investment Fund o MIF. Ayon kay Maeda, gustong malaman ng JBIC ang mga pinaplanong proyekto ng gobyerno bilang bahagi ng pagpapaigting ng relasyon ng Pilipinas at Japan. Sinabi ni Marcos sa pulong na itatatag ang MIF para mahikayat ang mas maraming negosyante na mamuhunan sa Pilipinas. Dinagdagan pa ng Kamara ng 60 araw ang suspensyon ni Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. dahil sa patuloy nitong pagliban sa trabaho bilang kongresista. Pinagbutuhan ng plenaryo na suspindin muli si Teves dahil hindi pa rin siya sumisipot sa Kamara. Ayon sa House Committee on Ethics and Privileges, maliban sa hindi pa rin pumapasok sa trabaho si Teves, tinangkapan itong humingi ng political asylum sa Timor-Leste. Dahil sa kanyang patuloy na suspensyon, matatanggal din si Teves sa kanyang mga puesto sa mga House Committee. Naunang sinuspinde si Teves noong Marso dahil sa pagtanggi niyang bumalik sa trabaho kahit paso na ang kanyang travel authority. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Giit naman ni Speaker Martin Romualdez tungkunin ang bawat kongresista na kumilos at magtrabaho para maging karapat-dapat sa tiwala at kumpiyansa ng taong bayan. Patuloy na makikipag-negosasyon ang bansa para sa kalayaan ng 4 na overseas Filipino workers na naharap sa death row dahil sa kasong pagpatay sa mga bansang Riyadh at Jeddah. Sa kanyang confirmation hearing sa Commission on Appointment, sinabi ni Philippine Ambassador Designate to Saudi Arabia Renato Villa na hinatulan na ang 4 na Pilipino ng parusang kamatayan sa ilalim ng Sharia law. Ani Villa, ang tanging magagawa na lamang ng Pilipinas para sa mga ito ay ang makiusap sa kaanak ng mga biktima na tanggapin ang alok na blood money
kapalit ng kapatawaran at kalayaan ng mga ito. Sa isang text message, sinabi ni DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo Jose de Vega na sa ngayon ay hindi pa pumapayag ang pamilya ng mga biktima na tumanggap ng blood money. Paliwanag pa ni De Vega, hindi nagtatakda ang Saudi Arabia ng eksaktong araw para sa execution ng mga nasa death row at ipinatutupad na lamang ito ng walang abiso. Sa ilalim ng Assistance National at Legal Assistance Funds ay nabibigyan ng Pilipinas ng tulong at ng abogado ang mga Pilipinong nasasangkot sa mga kaso sa ibang bansa. Magkagayunpaman, hindi umano ito maaaring gamitin bilang pambayad na blood money na maaaring umabot ng mula 300,000 hanggang 400,000 Saudi Rial ayon sa ulat. Kasabay nito umapela si Villa sa mga kababayan na may kakayahan na magbigay ng donasyon para mabayaran ang blood money. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atin sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Baselonia, ito ang PNA Headlines, nag-aati ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.